Hi guys, ay magbibigay ko ng 3 reasons kung bakit dapat niyong bilhin itong Leaning Waveguide 11. Oo, alam ko yung presyo niya, premium. Pero may reason kung bakit siya premium, no? Unang reason is yung traction nito. So, magkaiba bawat sapatos, no? Iba yung isa logo ng Waveguide, yung isa mukha ni Dwayne Wade. Pero yung GCU, ground control unit na technology nito, grabe guys. Top tier yung traction, halos matatapilok ka sa sobrang kapit. One of the best traction, if not the best talaga ngayong taon na to, no? Mafe-feel mo sobrang secured ka sa bawat stop mo. Yun na lang, no? Minsan ko lang sabihin yun, guys, sobrang safe ng pakiramdam ko dito. Kahit dusty yung court, wala. Walang problema. Hindi ko siya masyadong marirecommend na i-outdoor kasi may mga maliliit siyang grooves. Huwag naman yung ganitong presyo. Huwag nyo i-outdoor. Bumili na lang kayo ng Wade Flash or ng Shining One or ng Bad 5 Furious. No, yun ang i-outdoor nyo. Huwag ito. Second reason ko nga is yung comfort nito. Pinamorma ko siya, pinangtrabaho ko rin ito. Pwedeng-pwede, no? Napakadaling isuot. Parang isa ito sa pinakamadaling isuot na basketball shoes ever sa akin. Napakakapal ng Achilles pillow niyan. Walang heel slippage. Step-in comfort. Napakalambot. Yung boom cushion, nararamdaman ko. Travel board niya, mesh na po kagad. So parang nandun na kagad yung cushion. Mararamdaman mo na kagad yung cushion. So well padded. Yung leather niya, soft naman din. Saka yun nga, no, yung boom cushion niya kasi ramdam mo na hindi nakakapatigas yung carbon fiber. Guys, may carbon fiber torsion plate ito, no, na napakalaki. Pero kasi dahil sandwich siya sa dalawang boom cushion, napakalupit ng comfort pa rin, hindi nabawasan. And lastly, syempre, ito ang paborito ko sa mga bigs, no, mga sentro, bagay na bagay ito. For me, parang kahit sa gwardiya nga pala eh, no? Pinaka-versatile ito ngayon, period. Kung bigs ka pero matutuwa ka kasi yung support nito, itong TPU plate na to, napakalaki. Plus yung sidewall niya na midsole, ayan, no, grabe yung surface area, napakalaki. Hindi ka talaga matatapilok, tapilok talaga. Very balanced. Yung kapal nung outsole, oh, tingnan nyo yan. Kaya nagbumukhang bulky eh, no? Parang outrigger na ganyan. Talagang hindi mo ma-roll over yung paa mo dito, no? Plus nga, yung sinabi ko kanina, yung napakalaking carbon fiber niya, syempre, iwas tapilok din po yun. Tinatawag nilang carbon core drive system. So, napakadaming energy return. Kaya ngayon iba, no? Parang ang sinasabi nila, and yun din naman yung naramdaman ko, para talagang may konting dagdag sa talon, no? Sa vertical jump mo talaga. So, kaya may reason naman kung bakit gano'n naman yung price niya. Lahat ng technology ng Leaning ng Waveguide, pinagsama-sama na nila dito. In-improve na nila yung problema ng mga unang Waveguide para i-perfect dito. Napakalupit talaga nitong sapatos na to. Pang top tier na sapatos talaga. Kaya kung gusto nyo i-try ito, no, kung may budget naman kayo, i-click nyo po yung link dyan, yung yellow basket na ikita nyo, para makita nyo yung price nyo ngayon. Nakasale po yan. Kaya kung ako sa inyo, bilhin nyo na, i-click nyo na yung link now.